Magandang araw sa inyong lahat. Sa darating na Pasko at bagong taon, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na itinuturing na swerte at nagdadala ng magandang vibes sa ating mga selebrasyon. Una, ang mga bilog na prutas. Ang mga ito ay simbolo ng kasaganahan. Madalas na naglalagay tayo ng 12 iba't ibang uri ng bilog na prutas sa mesa bilang simbolo ng 12 buwan ng taon. Ang bawat prutas ay may kanya-kanyang kahulugan. Halimbawa, ang mansanas ay simbolo ng kalusugan at kagandahan. Ang ubas ay simbolo ng kasaganahan at ang pinya ay simbolo ng swerte. Ang iba't ibang kulay at lasa ng mga prutas ay nagpapahiwatig din ng iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan sa buong taon. Pangalawa, ang pansit o anumang uri ng noodles. Ito ay simbolo ng mahabang buhay kaya't ito ay popular na handa sa mga selebrasyon. Ang haba ng noodles ay nagpapahiwatig ng mahabang buhay kaya't sa tuwing tayo ay kumakain ng pansit, huwag nating putulin ang noodles para hindi rin maputo lang magandang kapalaran. Pangatlo, ang lechon. Ang lechon ay simbolo ng kasaganahan at ito'y karaniwang nasa gitna ng handaan. Ang kanyang makinang na balat at malasang laman ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at kasiyahan sa buhay. Sa tuwing tayo'y kumakain ng lechon, naaalala natin ang mga magagandang bagay na ating natanggap at ang mga magagandang bagay na darating pa. Pang-apat, ang mga kakanin tulad ng biko, bibingka at puto bumbong. Ang mga ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan ng pamilya. Ang kanilang matamis na lasa ay nagpapahiwatig ng matamis na samahan ng bawat pamilya. Sa tuwing tayo'y kumakain ng mga kakanin, naaalala natin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan. At huli, ang hamon at keso de bola. Ang mga ito ay tradisyonal na handa tuwing Pasko at bagong taon. Ang hamon na may matamis at maalat na lasa ay nagpapahiwatig ng mga ups and downs ng ating buhay. Samantala, ang keso de bola na may matigas na balat ngunit malambot sa loob ay nagpapahiwatig ng ating kakayahang harapin ang anumang pagsubok na ating hinaharap. Sa bawat pagkain na ating kinakain, hindi lamang natin nararamdaman ang sarap nito, ngunit naaalala rin natin ang mga kahulugan at simbolismo nito. Sa bawat kagat, naaalala natin ang ating mga pangarap, mga tagumpay at mga pagsubok na ating nalampasan. Tandaan na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng kasiyahan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang mga pagkain ito ay nagdadagdag ng kapositibuhan, saya at kulay sa ating mga selebrasyon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa iyo, Kalaurel.